ay pakinggan natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Pico Soto. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Congressman Roman Romulo, sa ating sanggunian panlungsod, sa pangunguna ni Vice Mayor Dodo Jaworski, sa ating mga department head at ibang kawanin ng ating lokal na pamahalaan, sa ating mga kabataang mag-aaral na papasok po sa ating SPES program. Una-una po sa lahat, congratulations sa ating Pasig City General Hospital sa inyong accreditation na Dr. Alicia Santos po. Proud na proud po tayo sa ating General Hospital. Isa po naman talaga sa prioridad natin mula nung nag-umpisa tayo ay yung implementasyon ng universal healthcare na tunay nga namang malalaki na ang hakbang natin tungo sa universal healthcare itong nakaraang tatlong taon. Sa atin naman pong Office of Senior Citizen Affairs, ating mga kawaninang OSCA, proud din po tayo sa OSCA, no? Lalo na sa mga pagbabagong pinapakilala natin, may mga kailangan pa tayong ayusin, pero ang importante ay unti-unti naman pong nasisiayos po ang mga bagay-bagay at napakaganda po ng mga nangyayari. Lalo na siguro yung local senior pension po na ipapatupad na po natin ngayon, yung mga una na pong nakapag-validate na 65 years old pataas, walang trabaho, walang income, at wala pang ibang source ng pension, ay nabibigyan na po natin ng 500 pesos per month. Nasa ilan na po ang na-validate natin? Nung huling na-check ko, mga 17,000. Nasa ganun po tayo, mga 17,000 senior citizens above 65 years old ay beneficiaryo na po ng programang ito, 500 pesos per month. Siguro ang kailangan lang natin ilinaw, dalawang bagay po sa aking obserbasyon at sa feedback din naman po ng ating mga coordinator or OSCOMs, pati na rin ng ating mga staff at pati na rin ng mga iba't ibang asosasyon ng senior citizen. Una, kailangan ma-differentiate po natin ito doon sa programa na social senior pension ng TSWD o ng National na Pamahalaan. Iba po yun. Magkahiwalay po yun. At kaya nga po natin na inilunsad ang local senior pension dito sa lungsod ng Pasig dahil alam po natin na maganda yung programa ng DSWD pero meron po tayong mga gusto pang tulungan na hindi pa nakakatanggap DSWD pension. Ikalawa, kailangan din po natin na siguro i-explain kasi marami pong nagtatanong, lalo na yung mga 65, 70, 75 years old, pataas, na may natatanggap na pension na iba. Halimbawa, SSS, may natatanggap na pension na 2,000 piso kada buwan. Yan sabi nila, ikulang pa yun sa mga gastusin nila. Kulang pa yun sa pang-maintenance nila. Ang paliwanag ko po sa kanila, pag tinatanong po nila ito sa akin, ay bago lang po itong programa natin sa local senior pension dito sa ating lungsod. At kailangan po, pag meron tayong bagong programa, uunahin natin yung mga walang-wala pa po talaga natatanggap. So yung mga zero o yung nakatanggap ng DSWD lang na 500, pero walang SSS, walang GSIS, walang ibang pension, yun po yung kailangan natin unahin. Alam nga naman, unahin natin yung meron na. Kahit sabihin maliit, importante tulungan natin yung mga walang-wala po talaga. Pag kinaya naman po, baka sa susunod na taon, o kaya pagkatapos ng dalawa, tatlong taon, pag nakita natin na tumataas naman po yung budget ng Pasig, pwede natin i-expand naman yung programa. Pero sa simula, kailangan po unahin natin yung mga wala po talagang natatanggap kahit piso o yung mga hanggang dun sa nakatanggap ng DSWD, kwalipigado rin naman po sila. So yun po. Sa atin naman pong mga SPES, sa ating mga mag-aaral o kabataan na papasok po sa City Hall para sa ating short-term program para sa employment ng mga kabataan, una, congratulations po. Palakpakan po ninyo yung mga sarili. Dahil kayo po ang pinalad para makapasok po. Tandaan natin, itong daan lang po kayo. 700 lang po tayo na mapalad o maswerte na nakapasok po. Alam niyo, ang nag-apply po, sabi niya Ma'am Jeline, nasa 5,000. Parang higit pa. Nasa 5,000 plus.
ang nag-apply sa atin via yung online registration natin. So talagang probability pag kayo po nag-apply, malamang sa hindi, hindi ka matatanggap. Kasi ito lang naman ang City Hall natin, hindi naman tayo pwede tumanggap ng 2,000. Hindi tayo pwede tumanggap ng 3,000 dahil wala na kayong papuwestuhan nun kung ganun po karami ang kukunin natin. At syempre, meron din po itong budgetary requirement. Ano? Pero yung espasyo po talaga, pwede naman natin expand sana. Kaso hanggang 700 lang po talaga ang kaya natin. Doon sa mga hindi nakatanggap, baka yung iba nanonood, baka may mga kaibigan po kayong hindi nakatanggap, subok na lang po ulit. Ika nga, better luck next time. Pero rest assured na yung proseso natin at yung mga yung mekanismo po natin para sa seleksyon ninyo ay walang palakasan. Hindi man ma-accommodate lahat, ang importante, walang palakasan. At kayo po ang magpapatotoo nito dahil kayo po alam nyo kung paano kayo nakapasok sa ating space. Alam po ninyo na chinampahan nyo lang yung online at kapag bukas kayo ng link na sumakto, hindi heavy traffic, nagbukas yung, nabuksan ninyo, nag-submit kayo ng tamang requirements, hindi nyo kailangan na may katunayan, kahit po lumapit sa akin mismo, lumapit kay Vice Mayor, lumapit sa kung kanino, sinasabi lang namin, dumaan kayo sa tamang proseso. At basta dumaan tayo sa proseso, meron tayong equal chance na mapili. At kayo na po yun. Itong daan po, walang palakasan, dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa politiko, hindi dumaan kung kanino. Next time, titingnan natin, baka may mga pwede pa tayong improve sa proseso o sa pila, whether online or physical. Pero sa ngayon, kayo po ang sinuwerte. Sana po ay pagpasok natin sa kung saan man kayo ma-assign ay sipagan ninyo, pagbigihan ninyo ang trabaho. Dahil oras na may natatanggap tayo, kahit 1 piso mula sa ating pamahalaan, nakatanggap tayo ng allowance o sahod mula sa taxpayers' money, ay mas mataas po ang responsibilidad na binibigay sa atin. May katumbas po yan na responsibilidad at pananagutan sa tao. Kaya pag nakatanggap tayo ng allowance o sahod mula sa kaban ng bayan, ay mas mataas po ang level of work na ini-expect sa atin. Hindi lang ng ating pamahalaan, kundi ng buong mamamayang pasigin nyo. No? Kaya inaasahan ko na sisipagan ninyo, gagalingan ninyo sa trabaho, papasok tayo sa tamang oras. Tama na po ba? Okay po ba? Okay. Yung iba, parang ayaw po. Yung bago na po isip ninyo. Okay, okay po? Alright, sige. Maraming salamat. Congratulations at maganda umaga sa ating lahat. Adjourn na po tayo.